Herculano. Another set of vlog. So for today's vlog po, ay nabangan po namin dito sa Sorsogon City ang pagdating ni presidential aspirant Bongbong Marcos. So andito ako ngayon sa hub kung saan dito siya muna darating para mag-ribbon cutting, and then later on pupunta kami sa Capitol compound para naman sa mga nag-aabang sa kanyang mga supporters. So tara, puntahan natin yung mga kasamahan natin dito. Let's go. Here sa aming hub. So these are the municipal coordinators and head of Team Unity here in Sorsogon City, guys. So yung karamihan nasa baba. So ito, dito yung mga head nila. Look at that. Andito na ako sa loob. So ngayon nagkakagulo na kasi dumating na daw ang ating presidential aspirant, si Bongbong Marcos. And inaantay namin na umakyat sana siya dito sa hub para sa ribbon cutting. Pero for the meantime, dito muna kami sa taas. Subukan ko makakita kung makikita ko siya dito. Wait lang. Ha guys, eto na. Nagkakagulo dito kasi dumaan lang siya dito sa hub. Pero sabi niya, nag-sign naman siya na babalik daw siya dito sa hub. Sana bumalik siya dito. Kasi ang usapan is mag-ribbon cutting. So eto na, ito na, bumalik na siya. Ito na. Ano mo niya supporter? Ano na? Kada mo supporter niya dito. So eto guys, dito kami sa taas ng hub. So medyo malayo. Pero kaya pinili ko yung pwesto na to para naman makita ko yung view. Ayan na. Yan yung mga kasama niya. Who's that? Oh, si Gaton ba to? Si Roque? Sino to? Si Roque to eh. Oh, si ano? Karoon ka ba yan? Eh, si Jimboy. Hindi na ba si Jimboy? Hindi mo ba? Okay. Oh, wala pa kira. Si Jimboy nga, from 27. Ito po yung Capitol compound namin. So, ito yung
galing dito. So sa ngayon wala pa po sila. So yung mga tao dito kanina pa sila since 7 a.m. Imagine guys, 7 a.m. nandito na sila. At maraming talagang tao dito. Though medyo kumonti siya ngayon kasi yung iba sumama sa mga caravan. Pero papakita ko sa inyo guys kung gaano kakapal yung tao sa unahan. Guys, this is Bicol Region and this is Sorsogon City. Sige. Mami, para... Sana na yung nakakaluwag-luwag dito para pangkain ko na. Ako kasi, dalawa linggo na ako hindi kumakain. Ako, tatlong araw na. Ikaw? Oo. Ako ano? Wala, basta. Ah, ikaw! Sigur ko kumakain kaya tumigil ka. Ito, sige. Ito kasi masipag kumain pero pangan dumumay. Yes! Hindi ko dapat sasabihin ko, dalawang linggo na ako hindi kumakain, dalawang linggo lang ako nang dumumay. Hindi ko na alam kung saan yung CI namin sa bahay. Yeah, mag-request lang. Mag-request love. Mag-request lang po kayo ha. Sige lang po. Habang hinitin natin ang ating president. So, hindi ko alam kung ano yung rota nila. Pero ito pa rin ako sa Capital Compound. And I'm just waiting for the right time pagdating ni BBM. So, wala pa rin sila ngayon. For the meantime, makinig muna tayo sa mga pinapagura ng mga musicians natin. Ito, meron na pong nakabantay sa maligo ka daw. Diyos ko, hindi pa ba ako naligo? Of BBM's
Sara Darazal Magayon. Ayan, napakarami nila dito. Win tayong lahat kay number 30, Senator Win Gatchalian! Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa amin. Kilala po ba niyo si Marites? Si Marimar, kilala po ba niyo si Marimar? Mare, Marcoleta tayo. Salamat po, mga kababayan. Ako po ay isa sa mga piniling senador ni Pangulong Duterte at ng susunod na Pangulo, Bongbong Marcos. Gusto po nila makatulong kami sa kanila upang maisaayos natin ang napakalaking problema sa ating bansa dahil po sa dulot ng pandemya. At walang inuurungang abogado, isang tunay na taga-suporta ni Apo BBM at ng pamilyang Marcos. Sino pa ba ang galit sa bobo? 29 sa balota, Attorney Larry Gatton! Magandang hapon, mabuhay ang mga Bicolano! Itong halala na ito ay para sa inyo! Bakit mapapanood ninyo ang aking mga programa sa aking Facebook, ang Attorney Larry Gatton 2022 at Attorney Larry Gatton na Facebook? Ang mga Bicolano ay hindi! Gusto ko mas malakas pa. Ang mga taga-Sorsogon ay hindi! Wow! Maraming maraming salamat! Senator Chinggoy Estrada! Diyos marahin na hapon sa Indugo Boss. Dito po sa lalawigan ng Sorsogon, maraming maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap po sa amin dito. Hello na ako po ay nagpapasalamat sa inyong napakagaling at napakasipag na gobernador at susunod na magiging senador muli, Governor Chis Escudero. Pagtanggap ninyo ngayon sa kanila dyan. Kasama niya ang sambayanang Pilipino na naniniwala sa kanya. Ang pinag-uusapan, ang nangunguna, ang pilit na binabagsak, ngunit lalong namamayagpag. Ang pinakamainit na kandidato sa pagkapangulo, Pilipinas! Salubungin natin ang nag-iisa nating pambato, ang Tigre ng Norte!
sinasabi ko po na napakalas ng araw at napakainit ng panahon ay yung pala yung salubong na ibibigay niyo sa akin ay mas mainit pa. Maraming maraming salamat. Alam ko marami sa inyo ay maaga pa kanina pang nandito at nakaabang at nagtsaga sa ilalim ng araw. Nakabilad kayo sa araw pero hindi na po bali. At sa wakas, tayo po ay nagsama at nagkita para tayo magkaisa sa ilalim ng unity. Pasko dito sa Sursugan. Bakit po kami ang tawag po sa amin na unity? Dahil ang aming adhikain ay unity o pagkakaisa. Kaya naman ay nakakatuwa naman nakita na itong init ng salubong na inyong binigay galing din po ako sa Legazpi at bago napunta dito. At sabi ko, ay hindi natin baluarte yung Sursugan. Kaya tingnan natin kung anong maging audience. Kaya po namin isinisigaw ang pagkakaisa. Dahil po sa aking nakikita at sa aking mag-aaral sa kasaysayan na ating republika. Lahat po ang dinaanan natin na krisis. Lahat po na dinaanan natin na sakna. Lahat ng disaster, lahat po ng kahirapan na dinala rin sa Pilipinas. Tayo po ay nakaraos dahil po tayo ay nagkaisa. Kaya naman po, sa panahong ito, na lahat nga ng Pilipino ay nangangailangan ng tulong, ay tayong kailangan tulungan natin ang ating kapwa sa pamamagitan ng ating pagkakaisa, sa pamamagitan ng ating sabay-sabay na magtutulungan, sa pamamagitan ng ating magkakapit-bisi ang bawat Pilipino para po ating na dahil makukuha po natin lahat ng galing ng Pilipino, lahat ng sipag ng mga Pilipino at bukod pa doon ang pagmamahal ng bawat Pilipino sa kanilang kapwa Pilipino at ang pagmamahal ng Pilipino sa ating bansa. Marami po tayong hinaharap na problema. Kailangan po natin tulungan yung ating mga kaibigan na maliliit ang negosyante para makabalik at makadami ng pangkadami ng trabaho. Marami po tayong aayusin sa larangan ng pagkakamon ng sabay-sabay. If we face all the pressure,